Inirereklamo ng isang residente ang mga opisyal ng kanilang barangay sa Calasau, Pangasinan. Ginawa raw kasing boarding house ang kanilang barangay hall. Paiimbestigahan daw ito ng DILG. Makibalita tayo kay CJ Turida ng GMA Dagupan. Ipinakita sa GMA News ng isang residenteng tumangging magpakilala ang mga larawang ito. Makikita ang mga basurang nagkalat. Kuha raw ito sa loob ng barangay hall ng barangay Bunlag sa Calasau, Pangasinan. Reklamo ng residente, hindi nagagamit sa tamang paraan ang barangay hall. Ginawa na raw kasi itong paupahang boarding house. Ang mga dumi sa loob, basura raw ng mga lalaking nagrerenta. Tuwing gabi may mga truck na may laman ng nyog, tapos nag-i-stay yung mga tao ng truck na yon. Tapos ginagawa nilang may mga nagiinuman sila doon, nagluluto doon sa tabi, tapos nagkakalat-kalat. Pati palikuran ng barangay hall, hindi na nalilinisan. Ang watawat naman na dapat nakawagayway sa flagpole, ginawang basahan. Ayon sa nagre-reklamo, 100 piso kada araw ang renta ng bawat gustong umupa sa barangay hall. Hindi nga mapaalis dahil meron daw silang binabayaran na tao. Inamin naman ng ilang opisyal ng barangay na minsan may mga nagpapalipas ng gabi sa barangay hall, pero hindi raw nila ito pinarerentahan. Bakit tayo palirindahan yan? Nagkikiparking sila at wala silang mapaparkingan na medyo maluwag. Ayon sa kapitan, may mga naglilinis daw sa barangay hall kaya imposible raw na marumi sa loob nito. Baka pakanalang daw ito ng mga kalaban niya sa politika dahil nalalapit na ang barangay elections. Marami ng kuro-kuro, marami ng kismis. Hindi ko kung alam bakit sila gumagawa ng mga salita na hindi naman totoo. Ayon naman sa DILG, handa nilang imbestigahan ang reklamo. We would look into kung ano yung pwedeng gawing action. Kasi nga, syempre, because it is a barangay hall, public property, hindi pwede na ipaupa na lang yan. CJ Turida, Nagbabalita, Pilipinas!